Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos na tila patuloy idiin at ipatawag pa raw di umano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakasang Quad Committee ng House of Representatives at matapos lumabas ang balita na nagsalita na at tila tahasang nanindigan ng bagong DILG chief na si Vic Rimulya na hanggang sa ngayon ay inosente ang Duterte administration at mga isinasangkot na opisyal na kapulisan kasunod ng paratang ni dating PCSO Chair Rowena Agarma sa aniyay madugong kampanya kontra droga noon ng pamahalaan. Matapos ang tila walang katapusang pagdinig ng House Quad Committee ng Kongreso na di umano'y pilit na dinadawit ang mga Duterte ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, ang nasabing House Quad Committee hearing ng Kongreso ay tila na sampal ng katotohanan. Ito ang nakakagulat. Matapos ang pananahimik, former Chief of the Philippine National Police na si Guillermo Ilyasar, tila binasag na rin ang katahimikan at tahasang nagsalita. Ayon sa ating mga kababayan, di man pinangalanan, ngunit datapwat sa pool sa katotohanan at tila napahiya ang ilang mga buhayang kongresista sa Kamara at ang kasalukuyang gobyerno na tila pilit idinadawit di umano ang dating Pangulong Duterte na madugong kampanya kontra droga. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang hinimok ng kasalukuyang hepe ng PNP na si Police General Romel Marbel ang mga dating hepe ng PNP na linawin ang kanilang mga tungkulin sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ito'y kasunod ng pagbigay pahayag ng dating Police at PCSO General Manager Rowena Agarma ng di umano'y sistema ng pagbabayad at pabuya para sa pagtumba sa mga sospek ng droga noon ng War on Drug ng Administrasyong Duterte. Sa kanyang naging affidavit, iginiit ni Garma na sina Senator Christopher Bunggo at dating National Police Commission NAPOLCOM Edelberto Leonardo Di Umano ay kasama sa pagpapatupad ng kampanya. Ngunit dating PNP Chief Guillermo Ilyasar nagsalita na at tila sinampal ng katotohanan ng Quad Committee ng Kongreso at si Garma matapos sabihin ito sa isang pahayag na wala siyang natanggap na anumang utos hinggil sa Di Umano'y reward system para sa anti-illegal drug operation sa kanyang naging panunungkulan sa organisasyon ng pulisya. At sa paggunita nito sa isang pahayag sa anim na buwang panunungkulan bilang Chief PNP noon, kumpiyansa itong hindi sumailalim sa briefing o nakatanggap ng anumang tagubilin mula sa sinuman tungkol sa sistema ng pabuya, pagsasagawa ng mga operasyon laban sa ipinagbabawal na gamot. Dagdag pa nga nito na ang tanging tagubilin na natanggap nito kay dating Pangulong Duterte ay gawin ang tama at legal. Kung ating matatandaan, si Guillermo Ilyasar ay nagsilbi bilang hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas mula Mayo hanggang November 2021 sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. At tumakbo din ito bilang senador noong 2022 sa ilalim naman ng senatorial ticket ni Lacson at Soto na nakatuon ng kanyang plataforma sa pagpapabuti ng kapayapaan at kaayusan at sitwasyon ng seguridad ng Pilipinas. Kaya ayon sa ilan sa ating mga kababayan, imposible di umanong hindi ito magsabi ng totoo na walang nangyaring reward system para sa anti-illegal drug operation ng Administrasyong Duterte panahon ng kanyang panunungkulan bilang PNP Chief. Dahil bukod sa kilala itong matapat at matapang na PNP Chief, ay hindi rin ito naging kaalyado ng Duterte Administration. Sabay-sabay nating panoorin ang buong detalye sa naging vlog ni Banatbay. Ipapakita ko lang sa inyo ha, etong sinasabing ni Ilyasar, okay? Ni PNP Chief Ilyasar, dating PNP Chief ito. Ito, ulitin ko ha, hindi ho ito maka-Duterte. Ito'y tumakbo ho sa ilalim po ni Senator Lacson. Oh, ayan ha. Oh, ito po, October 14. Oh, October 14, 2024.
ex-PNP Chief Elezar, no order received on anti-drug op reward system. Ito, sinabi niya, recalling my 6-month tour of duty as Chief PNP, I am confident to say that I neither underwent a briefing nor received any instruction from anybody about reward system in the conduct of anti-illegal drugs operation. Wala, sabi niya, wala sa aking 6 na buwan bilang PNP chief na nakatanggap o nagkaroon ng briefing na merong reward system. Tanungin ko kayo, kung may reward system sa pulis, sino makakaalam nun? Alam na nasa ilalim. Siyempre, yung unang-una makakaalam nun, yung PNP chief. Siyempre, ako si presidente. PNP chief. Liga. Gusto nyo ng reward, yung mga bata mo, eto. Pumatay kayo ng pumatay. Patayin nyo lahat ng addict dyan. May reward kayo. Siyempre, unang-una mong kasi, ala naman sabihan mo yung corporal dun sa baba. Halika dito. Halika. Pumatay ka ng addict dyan, ha? Tapos may reward ka sa akin. Siyempre, kung makakarating yun dun sa mga nasa ibabaw niya, kay sarhento, kay kapitano, kay major, kay colonel, kay general. Ito si presidente, oh. Ang sinabihan, si corporal lang. Hindi man lang kami sinabihan dito sa ibabaw na may reward system. E di kami na lang ang bahala dyan. Hindi kasi, tanda ninyo, what is the purpose? If there is a purpose for a reward, di ba? Anong purpose niyan? Para maubos ang adik. Kung gusto mong maubos ang adik, sino utusan mo? Utusan mo yung nasa baba, isa-isa sila. Oy, oy, isa-isa-isa-isa dito. Isa-i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 sa
from Fairview, o isa-isay mo yung corporal doon. O patayin nyo lahat ng adik dyan sa Litex, ha? O dyan sa Tundo, patayin nyo lahat, ha? Iisa-isay nyo yung corporal. Siyempre, unang-unang niya sasabihan, yung PNP chief. Shhh! Ika! Patayin mo lahat ng adik. Lahat na nasa listahan, patayin mo, ha? Tapos, may reward ka. Kasi siyempre, yun ang magde-designate. Siyempre, halimbawa lang naman, ang reward, 1 million. Eh, alam naman ikaw ang papatay, di ba? PNP chief ka eh. O, ang gagawin mo, ganire. O, utusan mo bata mo. O, pag may nakapatay sa inyo, 50. O. May matitira pa rin sa iyo sa 1 million. Hindi ikaw ang pumatay. Pero siyempre, yun ang tinatawag na designate ka ng trabaho mo, ika nga. Ikaw yung magde-designate na para patayin yung mga dapat patayin. Hindi mo kailangan, kung ikaw presidente, hindi mo na kailangan isa-isahin ng tao. PNP chief, tapos na. Bakit ko ina-emphasize yun? Kasi nga, eto, kasi pag si Bato, madali natin yan sabihin, ah, kasi maka Duterte yan eh. Hindi aamin yan. Eto, hindi to maka Duterte. Tumakbo nga to sa ilalim ni Lacson eh. Di ba? Hindi sa ilalim ng ni VP Sara Duterte o ni Marcos. O hindi. Eto sabi, ano daw yung instruction na ibinigay lang ni Duterte? Eto, and the only instruction I received from then President Rodrigo Duterte was to do what is right and legal. O, di pahiya kayo mga ungas kayo. O, sira ang kwento nyo. Eto na lang eh. O, ikaw abogado. Sige, okay, ikaw na lang judge. Okay? Sino mas paniniwalaan mo? Yung PNP chief na hindi niya kaayado yung presidente o itong garma na kung saan ginigipit siya doon sa kamera at siya'y kinontempt nung hindi nagustuhan ng sagot? Sino mas papaniwalaan mo? Ikaw, judge kang matino. Hindi ka maka Duterte, hindi ka maka Marcos, judge kang matino. Ang itinuturong mastermind, si Duterte. Eto, hindi maka Duterte, walang sinabing illegal na inuto si Duterte. Eto, kamera against kay Duterte.
Pag hindi nagustuhan ang sagot, kino-contempt nila. Sino ngayon na mas paniniwalaan mo? Etong against kay Duterte o etong hindi naman talaga Duterte pero nagsabi ng walang inuto si Duterte ng ganyan? O etong against kay Duterte at sinabing, oo, inutusan ni Duterte yan na pumatay ng illegal. Kung ikaw may utak na tuwid pa ha, hindi pa nalusaw ng pera, sino mas paniniwalaan mo doon sa dalawa? Gamit ka ng utak. Simpleng logic lang yan. Sinong paniniwalaan mo? Di ba? Simpleng-simple. Eto, tandaan ninyo, ang kamera, every time hindi nila gusto ang sagot, contempt ka. Kaya ang tawag sa kanila, house of contempt. At hindi biro ang makontempt ng kamera. You know why? Hindi naman po sa kamera ikukulong eh. Talagang sa city jail ikinukulong eh. So ikaw, pobre kang tinawag doon at hindi mo ilalaglag si Duterte, kulong ka, tanungin ko sa'yo. Ikaw, nasanay ka sa marangyang buhay, marangya, maayos na buhay, biglang andi dito ka na sa korte ng mga tambaluslos. Pag ang sagot mo ay hindi pabor sa kanila, kulong ka. Pero kung ang sagot mo, ilaglag mo si Duterte, bayani ka. Ay, dito sa lahat ng, kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating... Grabe, galit na kagad yung media. Lalo na na... Investigasyon saan? Investigasyon saan? Para bagang pagka ang Senado mag-iimbestiga, masama. Pero pag ang kamera nag-imbestiga, pabor na pabor kayo. Si Senator, halata namang may karga. Ito is the chairperson of the Committee on Peace and Order. At siya po ay chief PNP. Para malaman natin kung ano talagang totoo at ano po yung naidudulot nito at tulong nito sa ating mga kababayan. Nakatulong ba ito sa ating pamumuhay, yeah, ang war on drugs? Kung tahimik bang nakakauwi ang ating mga anak na hindi nasasaktan? Alam mo, ang ayaw ko pong mangyari na ang taong bayan po ang takot maglakad sa gabi. Dapat po ang kriminal, dapat po ang drug addict ang takot maglakad sa gabi. Yan, nung panahon ni Duterte, ganun. Ang mga addict, mga kriminal, yung mga kaibigan, yung mga pinklawan, takot na takot eh. Oh, yung mga addict, mga big time nga cocaine user, na mga mayayaman, takot nun eh. Ngayon, madalas pang mag-party. Hindi po yung ordinaryong mamamayang Pilipino na gusto lang po tahimik ang buhay na makakauwi po ang kanilang mga anak. Karapatan po natin mabuhay ng tahimik na nakakauwi po ang ating mga anak. Huwag naman sanang palakasin ang loob ng mga drug addict. Ang nangyayari ngayon, lumalakas po ang loob ng mga drug lord. Diba, siyempre. Totoo naman eh. Ikaw ba naman ang kakampi mo, kamera? House of Representatives ang kakampi ko? Pare, mag-addict-addict lang tayo dito. Bakit? Huwag kayong mag-alala. Pag inimbestigahan yan sa kamera, bayani pa tayo. Mga self-confessed drug lord, bayani pa. Gago. Oh, kaya party-party na lang tayo. Diba? Enjoy-enjoy na tayo. Ay, napagkakataon na natin to. 6 na taon tayo nabulok sa kangkungan eh. 6 na taon tayo nagtatago eh. Oh, wala na si Duterte. Magsaya na tayo. Ha? Mag-abutan na tayo sa camera ng droga. Gago. Ikaw talaga? Ikaw talaga? Ambi. Simulan niyo po bang paiimbestigahan si Ayub claims ni Garma, sir? Lahat na po, pangkalahatan. War on drugs, kung kakailanganan natin nga po. Serving staff, no? Camera on drugs. Hindi niyo imbestigahan. Kasi ang dami ng addict dyan sa kamera ngayon eh. Addict sa put. Sa tumbong ni Crocodile. Kasi Muking, nakasama daw dun sa financial... Hindi po, totoo yan. Hindi. Sabi ko nga, wala pong reward system. So ang mga trabaho ng mga to, mga staff, administrative matters, presidential engagement, schedule, appointments. Kawawa naman yung mga Pilipino na mga ordinaryong staff na nagtatrabaho. Nandadamay dito sa mga baseless accusation, mga hearsay.
sa totoo lang po, ulitin ko, kahit na 2018, wala na po ako sa Office of the President. Wala pong pinapairal na reward system ang Office of the President o si dating Pangulong Duterte. Salamat po. Alam mo, ito matindi kasi dito eh. Ha? Ito ha, ganito nasasayang ang pera ng taong bayan. Alam nyo ba, Huba, na may walong hearing na dito sa patungkol ho dito sa Quadcom na ito? May walong hearing na, okay? 12 hours or more ang bawat isang hearing, anak ng wewe. Isipin nyo yun ha, 12 hours ha, sa bawat hearing. Oh, nakailang ano na yun, umabot na yun sa 100 oras. Bakit? Walo eh, walong hearing na yan eh. Oh, tanong, hindi ako, tanong, meron ba ni isang resulta na naidulit? Wala. Meron, naging bayani yung mga self-confessed drug lord, naging bayani. Pero may nagawa bang batas? Wala. Meron ba mga Pilipinong natulungan? Wala. Meron mga Pilipinong natulungan ma-promote yung kanilang pagtutulak ng droga? Oh. Hindi kaya nga, alam mo, i-compare natin. Ha? I-compare natin doon sa hearing doon sa Senado na under kay Senator Bongo. Ano yung hearing na yun? Yung hearing yung Senate Committee on Health? Yung patungkol po doon sa... Kasi ito nakaligtaan eh. Hindi ko nga maintindihan eh. Ito ha. Ito mga put... Alam mo, nung isang linggong hindi ako nakapag-live, nagkaroon ako ng self reflection. Ayoko na magmura eh. Pero napapamura ako eh. Bakit kanyo? Itong mga lintik na media na to, itong mga media natin, pasensya na media, talaga may meron kayong tama sa akin ngayon. Kayo mga media, adik na adik kayo kay Alice Guo, adik na adik kayo dito kay Garma, pero hindi nyo ibinabalita yung mga hearing patungkol ho dito sa PhilHealth. Ano ba nangyari? Ito ha, itong PhilHealth na ginawa ni Senator Bongo, 3 to 5 hours lang kada hearing, once a month. Imagine niyo yun, once a month, 3 to 5 hours lang. Okay? Comparing saan? Sa 12 hours, bawat isang hearing na nakawalo na ang Quadcom dito sa PhilHealth, 3 to 5 hours lang once a month. Okay? Eto ha, ano resulta nung sa Quadcom? Wala, tae, nga. Anong resulta nitong sa PhilHealth? Number one, nag-commit ang PhilHealth. Iko-cover na ang pambili ng salamin sa mata ng bawat Pilipino. Akala nyo, biro yan. Hindi ho biro yan, marami namamatay dyan. Oo! Oh. Hindi, marami yung namamatay dyan, yung walang salamin, tas tumawid. Oh, nabunggo. Oh, ano pa? Oh, may ano pa mga resulta niyan? Oh, ang isa pang resulta niyan, ha? Iko-cover na rin ang libreng palinis ng ngipin, pati ng konsultasyon. Oh, malaking bagay yan, marami naghihiwalay na magpamilya dyan. Oh, lalo na yung mga mababantot, ang bunganga. Yung mag-asawa, pag-gising. Bakit? Sirang-sira na yung ngipin eh. Eh pero dahil sa ganyang klaseng hearing ni ginawa ni Senator Bongo, oh, isinama na rin sa PhilHealth yan. Hindi yung kapritsuan yan ha, mga kababayan. Tandaan ninyo, nakasalalay dyan ang pamilya. Hindi ako nagbibiro, maraming naghihiwalay na mag-asawa dahil ang baho ng bunganga ng asawa nila. Pangalawa, hindi makakuha ng trabaho. Bakit? Ang baho ng bunganga, in-interview. Anong magagawa mo sa kumpanyan to? Naaboy kagad nung... Isipin mo ikaw yung boss. May restaurant ka. Yung cashier ganun. Kesa na mainggan yung bumili ng chicken joy yung mga tao, eh naamoy yung bunganga nung ano, cashier. Wala na, yari na. Oh, dahil doon, natulungan na magkatrabaho. Oh, pangatlong nagawa nung PhilHealth na hearing na yan, bago matapos ang 2024, ibababa na ang kontribusyon ng regular members ng PhilHealth. Oh, yung kalta sa sweldo natin, magiging mas mababa na. Oh. Ito yung sinasabi nating hindi sayang sa pera ng taong bayan. Nag-hearing pero may resulta. Pangatlong resulta na yun ha. Quadcom, ano resulta? Bayani ang self-confessed drug lord. Mm. May bago silang artista na paiyak-iyak. Pang-apat, na resulta ng PhilHealth. Ha? Pambili ng wheelchair. Pinag-aral na aring ano... Pinag-aaralan na rin i-cover yun. Malaking, ano ho yan? Malaking bagay ho yan, yung pambili ng wheelchair. Naku po. Panglima, magkakaroon na ng emergency outpatient package. Ibig sabihin, kahit hindi ka ma-confine, cover ka pa rin. Kasi ang PhilHealth ngayon, kailangan ma-confine ka bago sagutin yung ano mo. Eh minsan, siyempre hindi, ayaw mo na magpa-confine. Bakit? Kasi kailangan mo magtrabaho. Kasi may mga ganun eh. Diba? Yung kahit may sakit ka, kahit may iniindang kang may sakit, may napilayang ka,
hindi ka pwedeng mag-absent sa trabaho, so ipipilit mo. Ang mangyayari nun, hindi na-cover ng PhilHealth. Pero dahil ngayon, sahil sa hearing na yan, eh nag-commit na ang PhilHealth na i-cover na nila yan kahit hindi ka pa i-confine. O, di ba? Ano pa? Number 6, ibinasura na rin ang single period of confinement policy na kuya ng pinakamaganda sa lahat. Ano yung single? Simple lang po ibig sabihin nito, kahit ilang beses kang tamaan ng sakit, paulit-ulit i-cover ng PhilHealth. Di katulad dati, kasi dati, isang beses ka lang pwede magkasakit. Bali, ay magdi-decide ng health mo, PhilHealth. Kaya pala ang pangalan, PhilHealth. Sila lang ang magdi-decide ng health mo. So pag nagkasakit ka sa susunod, hindi na sila kasali doon. Ngayon, wala nang ganun. So kung gusto mo magkasakit araw-araw, tutulungan ka na ng PhilHealth. Hindi ko naman sinasabing gawin mo yun, ano? Pero kasi hindi maiwasan yun, lalo na pag matanda ka na, tapos ang dami mo ng problema, may kabit ka pa, stress ka pa. Hindi totoo eh, di ba? Pag stress ka sa pamilya, stress ka sa kabit mo, stress ka kung saan-saan, naturalmente, magkakasakit ka. Tapos, magpo-post ka sa social media, ibabash ka pa. Pag ma-stress ka talaga, magkasakit ka talaga. Oh, kaya ngayon, ang dami na nagkakasakit. Hindi, tsaka ano yan, it's a matter of change of weather. Hindi, alam nyo ba na alam nyo yung climate change na yan? Maraming nadudulot na sakit yan, lalo na sa mga asthmatic na tulad. Pagpabago-bago, talaga nga asthmain ka yan. Eh, so, dati, eto walang biro ito. Ako kasi asthmatic ako. Alam ko yan. Alam ko yan, nung panahon nung bata ako, once a year lang ako talagang atakihin ng asthma. Bakit kanyo? Kasi once a year, doon talaga merong pagbago ng ano eh. Yung biglaan, yung pa August to November, October, ganyan, bigla lalamig. Doon, nagkakasakit ako doon. Doon ako ina-asthma. Once a year lang yan. Ngayon, hindi na. Madalas na. Bakit kanyo? Eh, kasi nga, yung change ng weather, sobrang init, tas biglang uulan, lalamig. Yun yun eh. Mga asthmatic, marami pa naman sa mga Pilipino asthmatic. So, doon nagkakasakit. Ngayon, dahil sa ginawang hearing ni Senator Bongbo, ano nangyari? Pwede na. Hindi lang isang beses i-cover ng PhilHealth. Pwede na uli susunod. Wala na yung tinatawag nilang single period of confinement. Di ba ang ganda? Bakit ko sinasabi ito? Itong mama, nagtatrabaho. Habang itong mga... Muntikan ko na naman masabi yung mura. Ayoko na talaga magmure. Pero nakakamura talaga itong mga ano. Habang itong mama nagtatrabaho, yung sa camera, ino-operate itong mama na to. Ilang beses nang ipinilit, idawit sa pogo, idawit saan? Dito naman. Talagang ano eh. Sunod-sunod na yan. Noong una, sa pogo daw. Siya daw ang basta tulay. Ang daming kinukunik. This time, eto na naman. Habang yung mama nagtatrabaho para sa mga Pilipino, yung camera nagtatrabaho para siraan na to. Siraan ang mga Duterte, siraan si BP Sara, siraan si Senator Bato. Ganyang kademonyo kawalang niya at mga hindot talaga yung mga congressman natin. Bakit ko sinasabi ito? Napaka-importante kasi. Sa susunod na boboto tayo ng congressman, huwag na tayong bumoto doon sa mga balimbing na tulad nito, yung mga ganyan, yung biglang pabago-bago ng ihip, ng hangin. Dati, sip-sip kay Duterte, biglang... Once in ano lang, bigla nang iba na naman. Hindi, kaya tuloy si... Ito ha, oh. Kaya tuloy si Pangulong Duterte. Ito na, sagot. Sinagot niya na eh. Oh, pakinggan natin ha. Congressman Mayor, you were, yung feeling nila na nililing kayo romantically ni Colonel Garma. Any reaction to mga kayo? Sabi nila na... Kung feeling kayo na marilasyon na kayo, romantically na. Romantically link bang lang kaya? Romantic link pa lang pala, sabi niya. Pero ito yung kasunod, yung mabigat, matindi, malupit. Hindi siya, diritsuhan ko na yan. Sabi nila nag-intercourse kami, sexual intercourse. Hindi, kaya sabi, tatanungin mo sila. Sabi ko, nagtatanong si Duterte, nag-a**t ba daw may? Nag-iiyot daw ba sila? Hindi, kasi tinutut pa ng kabagay. Sa TV kasi yan. Ito, sa, ano naman to, sa social media. Sabi ni Pangulong Duterte, diretso yun yun ha? Kasi meron pang ano eh, may romantic link, mga ganyan-ganyan. Hindi, diretso yun na, nag-iiyot kami. Use the word. Use the word, sabi niya nga eh. Relasyon man ka. Eh, yung mga ganun-ganun na patapsing yun. Diretso yun na natin. Oh. Nagkauyap ba yan sila ni Duterte o gi-iiyot ba ni Duterte sa'yo? Bakit kasi tinutut pa eh? Oh, diretsin nyo na. Huwag nyo na kasi romantic, lik-lik-lik-lik. Lik-likin nyo mga mukha nyo. Diretsin nyo na, nag-iiyot kami. Pero,
diretso na. Iparinig mo yan sa public. Mahilig kayo sa chismis kayo eh. Oh, mahilig kayo sa chismis. Kayong media. May naalala tuloy ako. Sino yun? Ikaw talaga. Ikaw talaga? Banat ba? Porkit iyot ang pinag-uusapan. May naalala ka. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Kasi kayo mga chismoso, may romantic-romantic league pa. Ikaw talaga? Ikaw talaga. Lahat ng pulis malapit talaga sa akin. Alam na, alam ninyo taga Davao na ang pulis magkakaso lalo na in the performance of duty, akin talaga yan. Yan, ang kaso sa pulis na performance of duty, akin dyan ang mayor ako. Walang problema yan. Hanggang personal nila. Ngayon kung nagduda sila o may chismes na nag-pamin ni Garma, sila. Nag-ingon si mayor. Sayang, mali kasi yung nakuha kong video. Nag-iyot si mayor. Hindi kasi alam mo, oh, sige, sabihin nyo ganun. Oh, sige, nag-iyot. Para wala na isamok. Oh, di ba? Kasi gusto nyo ng chismis. Oh, sige, nag-iyot na kami. Kasi, alam mo yon, kasi yung, ano, eto ah, hindi ko nga maintindihan bakit itong camera na ito, yung dumi ng isip nila, na idamay yung, halimbawa lang eh, kaya nga sinasabi na nga ni Duterte, oh, sige na nga, nag-iyot kami. Anong kinaugnayan? Anong ibig nyo sabihin? Anong pakialam nyo? Ingit kayo? Eh, may mga kaiyutan naman din kayo? Tinatago nyo lang? Ah, kaya kagina eh. Dahuli nga kayo eh. Kasi hindi nga kayo nakikipagano pero nagbibidya call naman kayo. Ang hirap sa inyo kasi mga chismoso-chismosa kayong nasa kamera eh. Pati hindi na dapat pinag-uusapan, pati yung lagi na lang inililing kay Duterte, tsaka... At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!